Naging masaya ang relasyon namin dalawa pero sa kabila ng kasiyahan ay meron din lungkot. Dahil meron pa akong isang boyfriend na afam at pinagsabay ko silang dalawa ni Totga. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Nevada at ang kwentong ito ay nangyari 17 years ago. Noong siya ay nasa college pa lang ay nagkaayaan silang magkakaibigan na mamasyal ng gabi at pumunta sa mga sikat na pasyalan sa Baguio. Napili nilang mag-chill at makinig ng live music kaya napunta sila kung saan merong live band. Habang nakaupo sila sa isang table ay kinuha na ng server ang kanilang order at may narinig siyang isang lalaki sa kabilang table na nagpapatawa at ang ingay-ingay. Nakuha agad ng lalaking ito ang pansin ni Nevada pero hindi niya agad ito kinausap dahil busy siya sa pakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Pero ng mga oras na yun ay nakita agad ni Nevada ang kagwapuhan at ka-charmingan ng lalaking ito na tawagin na lang daw nating Totga. Tinititigan mabuti ni Nevada si Totga kaya napansin ni Totga na may nakatingin sa kanya at dito na nagsimula ang matatamis nilang palitan ng mga ngiti. Pero sa mga oras na yun ay hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na magkakilala dahil gusto ng mga kaibigan ni Nevada na lumipat sila ng venue. Napunta sila sa bilang dulo at nagparty, nagsayo sila na parang wala nang bukas kaya sobrang saya ng gabi na yon para kay Nevada. Pero kahit gaano pa siya nag-e-enjoy sa pagsasayaw ay hindi talaga mawaglit sa kanyang isipan si Totga. Natapos sila magparty ng kanyang mga kaibigan ng mga bandang alas dos na ng madaling araw at hindi niya alam kung ano ang nag-ujok sa kanya para balikan ng bar na may live band. Nagbakasakali pa rin si Nevada at bumalik siyang mag-isa at ito na ang tamang timing para sa kanilang dalawa ni Totga. Inabutan niya si Totga na kasama ang mga kaibigan niya kaya naglakas ng loob si Nevada na lumapit kay Totga at pagkatapos nila magkatinginan ay dito na sila naglambutsingan. Pagkatapos nun ay niyaya pa siyang lumabas ni Totga dahil mahirap daw humanap ng taxi kapag ganong oras na kaya sumama naman si Nevada dahil marama namang kasamang kaibigan si Totga. At para lang sa ating kaalaman ang mga kasamang kaibigan ni Totga ay mga kaibigan niya simula nung bata pa lang sila at may mga kasama din silang babae kaya hindi na nagdalawang isip si Nevada na sumama. Masayang kasama si Totga at ang mga kaibigan niya, grabe daw sila magkwentuhan at sobrang saya kaya ang gabing yon ang simula ng napakasayang yugto ng buhay ni Nevada. Yun din ang araw na naging sila ni Totga kaya simula ng araw na yon ay sobrang dami ng itinuro sa kanya ni Totga katulad na lang ng tungkol sa pamumuhay at sa pamilya. Tungkol sa mga gawaing bahay at kung paano magkaroon ng mahabang pasensya pati na rin sa mga kulturang Pinoy. Dumating ang araw ng Lunes na kahit na may klase na sila ay hindi pa rin siya pumapalyang mag-text at mag-reply kay Totga. Inaya siya ulit lumabas ni Totga at susunduin daw siya pagkatapos ng klase at hindi niya alam kung saan sila pupunta pero dinala siya ni Totga sa isang bahay. Napakabilis kumalat ng balita tungkol sa kanilang relasyon dahil ang pinagdalhan sa kanya ni Totga na bahay ay bahay ng isang matalik niyang kaibigan. Naging masaya ang kanilang relasyon ngunit sa kabila ng kasiyahan ay meron din lungkot dahil may iba pang boyfriend si Nevada na isa namang afam at LDR silang dalawa. Pinagsabay niya si afam at si Totga pero maraming beses na siyang sumubok makipaghiwalay kay afam bago niya pa man makilala si Totga. Dahil noon pa man ay malabo na talaga ang relasyon nilang dalawa ni afam, ang tanging nag-uugnay na lang sa kanila ay ang mga pagbabanta ni afam sa kanya kapag nakipaghiwalay siya. Pero sa kabila ng yon ay nagpatuloy ang relasyon nilang dalawa ni Totga at hindi naging hadlang si afam dahil malayo naman siya sa kanila. Dumating ang araw na nakilala ni Nevada ang ate ni Totga at binalaan siya ni Totga na hindi madaling makasundo ang ate niya. Pero dahil pala kaibigan at masayahin tao si Nevada ay nagawa niyang maging kaklose ang ate ni Totga. At noong araw daw ay uso sa Baguio ang park and shot ay papark mo ang iyong sasakyan sa tapat ng isang bakanting lote kaya madalas silang pumaparada sa harapan ng hayat dahil kakaunti lang daw ang tao doon. Dinala daw siya ni Totga sa mga ganong klase ng adventure kaya sobrang dami niyang naging masasayang karanasan kay Totga. Hindi nagtagal ay dumating na ang araw na magdidibo na si Nevada at ito na ang pinakamalungkot na araw para sa kanya dahil nagpumilit na sumama si afam sa mga magulang ni Nevada na bumalik dito sa Pilipinas at kahit ayaw na mga magulang niya ay wala pa rin silang nagawa at sinama nilang pabalik dito sa Pilipinas si afam. Napakahirap ng mga panahon na yon dahil hindi niya makakalimutan ang mga pangyayari sa kanyang dibu dahil ang balak niya sana ay si Totga ang kanyang last dance. Pero sadly hindi ganoon na nangyari dahil hindi na naka-attend si Totga sa program ng kanyang dibu pero nandun siya sa isa sa mga rooms ng resort kung saan ang venue. Masakit at sobrang lungkot ng gabing yon para kay Nevada kaya sa sobrang sama ng loob niya pagkatapos ng kanyang dibu ay dumiretso siya sa room kung nasaan si Totga. Naabutan niya si Totga at ang mga kaibigan nila na nag-iinuman pero dahil nandun si afam ay sinundo siya sa kwarto nila Totga. Napakaraming beses niya rin kinausap si afam nung gabi na yon na sana sila ay magkahiwalay na pero pinagpipilitin pa rin ni afam ang kanyang mga pagbabanta. Naaawa rin naman siya kay afam kahit papano pero pag nakilala mo na pala ang true love mo ay napakahirap na talagang pakawalan. Nalasing ng gusto si Nevada nung gabi na yon at pagkagising niya kinabukasan ay paakyat na sila ng Baguio at ang sabi sa kanya ni Totga ay doon na lang sila mag-usap. Hindi rin naman nagtagal si afam sa Pilipinas at bumalik na rin siya ng ibang bansa pagkatapos ng araw ng divo ni Nevada. At para magkaroon lang tayo ng konting idea, si Nevada po ay lumaki sa ibang bansa pero hindi niya na raw sasabihin kung saan. Pag alis ni afam ay masaya na ulit silang dalawa ni Totga na parang walang nangyari sa kanila pero si afam ay palagi pa ring umiiksena at tumatawag sa kanya para i-check siya. Napakahirap daw hiwalayan ni afam, mabait naman siya pero sa edad niyang 18 at 20
25 si AFAM noon ay sobrang dami nilang pagkakaiba. Isa na doon ang hindi pagsuporta ni AFAM sa mga bagay na gustong gawin ni Nevada na kabaligtara naman ito at gana sobrang game at adventurous para sa lahat. Lumipas pa nga mga araw ay tinawagan si Nevada ng kanyang mami para kausapin at kinausap siya ng masinsinan tungkol sa kanyang future. Wala naman naging problema kay Nevada, maayos naman siya nakakapag-aral at naipasa niya ang mga dapat ipasa. Pero ang mami niya ay may iba palang agenda para sa buhay ni Nevada kaya parang binagsakan na lang siya ng langit at lupa. Dahil ang plano ng mami niya ay babalik na silang lahat sa ibang bansa kaya hindi alam ni Nevada kung ano ba ang kanya mararamdaman. Gumuho ang mundo ni Nevada dahil nagsisimula pa lang ang relasyon nilang dalawa ni Totga pero pilit na silang pinaghihiwalay ng sitwasyon. Pero dahil si Totga ay matured sa edad na 22 noong mga panahon na yon ay kinausap siya ng maayos nito at sinabing sumunod sa kanyang mami dahil para naman daw yun sa kanyang future. Sinabi niya naman kay Totga na mahalaga nga ang future ko pero importante ka sa akin kaya mahalaga ka rin para sa akin. Pinaliwanagan naman siya ni Totga na hindi siya mawawala at maghihintay siya kaya pumayag naman si Nevada. Sa mga huling sandali na magkasama silang dalawa ay sinulit nila ang bawat araw bago pa man bumalik si Nevada sa bansang kinalakihan niya. Naramdaman ni Nevada ang pagmamahal na kailanman ay hindi niya makakalimutan sa edad na 18. Dumating ang araw na kailangan ng umalis ni Nevada, hindi na sila nakapagpaalam pa sa isa't isa dahil napakasakit nun para kay Totga na makita siyang aalis. At noong mga panahon na yon ay hindi pa uso ang Facebook, FaceTime, Skype at Messenger kaya wala pa silang paraan para mapadali ang kanilang communication. Kaya napakalungkot lang para kay Nevada dahil noong araw na pagbalik niya sa ibang bansa ay parang nag-iba na ang lahat. Parang naiwan ang kanyang puso kay Totga, nakakapag-text naman sila pero madalang lang dahil sobrang mahal daw ng text noon at tawa. Lumipas ang isang buwan ay hindi na siya masyado nakakarinig ng balita tungkol kay Totga dahil busy daw ito sa trabaho. Pero nakahanap pa rin ng tiyempo si Nevada na matawagan si Totga pero sa kasamaang palad ay mainit ang ulo ni Totga noong araw na yon kaya nakapagpalitan sila ng mga masasakit na salita. At ang mga salita na yon ay nauwi sa salitang maghiwalay na tayo. Ang akala ni Nevada ay pansamantala lang ang kanilang paghihiwalay pero simula ng araw na yon ay wala na siyang ibang narinig pa kay Totga. Makalipas na nga ilang buwan ay nabalitaan ni Nevada na may iba ng girlfriend si Totga kaya araw-araw niyang ini-stalk ang friendster ni Totga para makasagap ng balita. Umabot na rin siya sa punto na kinukulit niya na ang mga kaibigan ni Totga na naging kaibigan niya na rin. Kaya parang nadurog na lang ang puso ni Nevada kaya hindi niya alam kung paano siya makaka-move on pero kinaya niya dahil araw-araw pa rin siyang bumabangon. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat dahil dumating ang dilubyong balita na kinasal na si Totga at ang bago niyang girlfriend dahil nabuntis siya ni Totga. Pero kahit ganoon na nangyari ay masaya ko para kay Totga dahil nakabuo siya ng kanyang sariling pamilya. Hindi rin naman nagtagal ay na-meet ko din ang greatest love ko at nabigyan na din po kami ng isang anak kaya masaya na po ako sa buhay ko ngayon. Ang isa sa pinagpapasalamat ko kay Totga ay dahil sa kanya ay nakilala ko ang mga lifelong friends ko na dating kaibigan niya na naging kaibigan ko na rin. At kahit wala kaming communication ngayon ay masaya ko para sa kanya sa mga narating niya sa buhay. Minsan ay naaalala ko pa rin siya, nalulungkot ako sa mga nangyari pero siguro totoo nga ang kasabihan na pinagtagpo pero hindi itinadhana. Siya po ang one true love ko at masaya ako sa mga experience na pinagsamahan namin dalawa. Hanggang dito na lang, Nevada girl.